Alamin niyo yung schedule ng mga pupuntaan ng NFA track. Ha? At pagkatapos ng isang oras, doon tayo mamimigay ng libreng bigas. At siguraduhin niyo rin na walang dodoble, ha? Alam niyo naman yung iba. Gagawin ng lahat, makarami lang. At ayoko rin mababalitaan, ha? Na namimigay kayo ng extra dun sa mga kamag-anak nyo, dun sa mga pupuntahan yung barangay. Siguradong malakas ang dating ng gagawin natin to. May nagbebenta, tapos darating tayo. Libre. Di ba? Ano? Handa na ba yung mga plastic? Paring ka lang daw. Hindi daw ba siya? Ang 300 kung bibigay yun. Hindi makababalik.
ng cellphone. Dito ka matulong mamaya, ha? Buti pa yung anak mo, may pakinabang. Ano ko, sinabi mo pa. Alin, kung kasing gwapo lang yung anak ko yung sinabi mo, hindi rin kami maubusan ng bida sa bahay. Para naman magiging gwapo, eh, pareho lang naman silang kamit ni parang din ko. Naawa nga ako sa anak ko eh. Kasi wala naman ang magawa. Wala naman pakinabang kasi tatay mo. Wala naman nawala. Hindi ko nga alam kung buhay pa yung tarantado niya. Kung sabihin mo, mabuti't mabait si Dento at hindi kayo sinapabayaan. Utang ina niya ka mo. Bakit? Sino ba sumabit ng sombrero niya at flyers nung eleksyon? Di ba putang ina ako? Ang kapal niyang kapitan na yan ah. Wala siyang utang na loob. Bakit ayaw niyang pinturahan yung waiting shed niya ng orange at lagyan ng pangalan ko, tang ina niya? Oh! Oh, sandali, sandali ah. Huwag mo bababa, babalikan kita. Oh, sandali lang. Hello? Yes, Father! Opo. Opo, Father. Siyempre, tuloy po yung feeding program natin. Opo. Eh, siyempre, naghihintay na po yung mga tao. Kawawa naman. Wala pong anuman, Father. Yes, Father. Eh, napinturahan na po ba ng orange yung bench dyan sa gilid na simbahan? Ay, salamat po. Salamat po, Father. God bless you. Okay. Hello? Oh, putang ina niya ka mo! Thank you.
ko. Maghintay ka ng sandali at ilulugaw ko lang to. Atensya ka na. Haba ng pila. Ang gulo-gulo. Kumari, meron silang pila para sa mga senior citizen. Pero pagdating naman sa dulo, puro sinita na nangyayari. Nako. Nanay. Umuwi na ba si nanay? Sabi ko sa akin niya, sandali na siya. Ba't hanggang ngayon wala pa si nanay ang talag-talag? Ano ba ang pangalan mo? Kilala ba kita? Kaibigan ka ba ng nanay ko? Iluluto ka na itong lutang, ha? Babayaran ko itong project sa school. Oh, ito. Ano sa akin na lang. Oh, saan ka nagbubad? Hindi naman sa tuwing nag-DDA ako eh. Kailangan mo magbubad. Salamat ah. Sige, una na ako. Ha? Ano ba talaga? May ano lang. Dito ako tutuloy. Sa nga pala, pinaka-isip doon ng nanay. Kung pwede, madala na lang sa bahay. Lola, eh hindi naman ho pwedeng kayo na lang ng kayo ang tulungan ko. Eh marami rin umaasa sa akin. Alam nyo naman dito sa lugar natin ako ang takbuhan ng mga nangangailangan. Kaya nga maraming humihimok sa akin na tumakbo na ako ng kapitan sa susunod na eleksyon eh. Eh wala na ho akong maibibigay sa inyong gamot. Wala na rin ho akong cash. Eh kung gusto nyo, ito, t-shirt. Eh payong ho, meron na ba kayo? Sali nga, ibang pakiramdam ko ngayon. Parang buhay na. Sabi na, mukhang may nag-aasa na naman sa preso. Iba talaga, pag malaki ang sisi. Nagago kayo, tipi ko na naman ang nakita niyo, ha? Wala, ayaw kaya.
Ay, nako. Yung mga ibang taga-barangay, ang daya-daya. Akala nila hindi sila nahahalata na dito pa sila dumarayon ng pagpila ng bigas. Sa bagay, kung ako ba rin may sobrang pera, eh siguro magpapabalik-balik din ako sa pagpila. Si nanay ba? Pupila din? Bakit hindi ako sinama? Wala pa si nanay. Nasaan pa siya? Aba ka mamaya. Sundin ka niya. Ang tagal niyo naman pong dumating? Oh, ano mo lang mukha mo? Ikaw na nga ang mangungutang ng bigat, ikaw pa nagre-reklamo. Hindi naman ikaw ang pumila at nakipag-gigitan doon. Wala na po kasi kami sa sahig. Magkano po ba ito? 40 sa tulo. At huwag ka na magre-reklamo dahil sa susunod na linggo ka pa naman magbabayad. Tandaan mo ha, wala nang magpapautang sa'yo, kaya dapat hindi ka pumalas pagbabayad mo sa akin sa isang linggo. Ang laki naman natan ng patong mo. Ang laki na rin ang binti ko, kapipila. Kung ayaw mo, huwag mo. Ibigay ko yan doon kay mga Andol sa kabilang isinita. Ihahalo niya doon sa tinda niya. Bigin na ako. Kayo, ano kinakain niyo? Siyempre, ito po, Porky. Eh, buta hindi sila nagre-reklamo. Hindi na mahalata. Alam mo pa lang si Sensei nila yung puto nagbiga. Bukas dadalhan kita ulit. Ilang kilo ba gusto mo? Hindi nga palang iniutang ko sa'yo yung dosa niyong ready na. Sorry. Layo ka na muna dito ha. Tulungan mo siya pang aircon niya. Tapos kunin mo yung dosa niyo. Thank you.
Medyo mainit lang dito sa loob ng truck. Pero mas mabuti na yung ganito kaysa wala kang ginagawa. Sinabi mo pa. Para kay Bob, may pila pa rin para sa bigas. Marami ka bang iba? Wala nga eh. Ang pera. Buti na nga lang, naka-extra ako dito eh. Naman isipin pero nagpapasalamat ako dahil hirap talaga ngayon. Araw-araw, haba ng pila. Buti na yun. Hirap na wala kang pera. Hindi ka makapila. Kita. Tapos, sasagit ako kina Rebecca. Baka magpalinis ng bahay rin. Kahit paano, makakalinis siya ako. Alam mo, ang dami niyang inibak na bigas. Bebenta siya pero mahal. So, pag binayaan ng ato ni Rebecca, baka bukas, nilaga ang ilong natin. Huwag lang nilaga ang bigas, ha? Nilaga? Oo. Nanay, masarap magluto ng nilaga. Nasaan si nanay? Yan. Naku, pasensya na talaga, ha? Kailangan ko lang kasi lang magbayad ng upa ng bahay, eh. Mamayang gabi, kasi matutulogan ako. Gwapo talaga ni Randy, no? Alam mo, sa eskwalahan nga nila, ang dami na daw ka gusto dyan. Pati yung teacher niya sa music, pati na pati dyan kung anong binibigay sa anak ko. Eh, hindi naman tinatanda. Paano? Gusto nila yung anak ko kasi walang tisyo, mabait pa. Mabait kasi ang anak mo. Swerte mo? Swerte nating dalawa. Uy, gusto mo na ako? Pwede rin. Saan ba rin dyan? Dito tayo. Pinigay mo ba kaya yung doon, hindi?
maligo pa uli. Dito mo ako tinira sa bahay ko. Huwag ka na magreklamo. Sumirik naman yung mga mata mo eh. At sa susunod, huwag kang basta-basta pupunta mo. Magpasabi ka. Tama na, tapos na. At kung ako sa'yo, mananahimik ka. At ayaw mong gerahin ka ng kasama. Kailan lang yung 50 pesos natin may itro at may noodles pa. Pero ngayon papunta pa lang sa palengke. E sa provision ng bayad sa president, uuwi ka pa. E di pagkakasyahin mo na lang ng 30 pesos. Saan kayo doon? Igas ka pa. Kamatatlo doon. May iuwi mo. Ang hirap maging mahirap. Buti pa tayo. Nakakapaglugaw pa ngayon. Alam mo, mas naswerte pa tayo kasi dyan sa mga nakatira sa likod. Tira sa restoran ang kinakain nila. Kailangan pa silang maghanupay sa mga basurahan para may nakain lang. Ayos na sa akin yung kahit araw-araw gugaw tayo. Ang importante, pagkasama tayo, di ba? Si Nanay, nasan si Nanay? Bakit wala ko si Nanay? Matagal ka na ba dito sa Looban? Medyo. Mga 7 buwan na siguro.
Lagi mo bang ginagawa to? Hindi naman. Pagka may natitipuan lang ako. Ibig mo sabihin, type ako? Gusto mo, umisa pa tayo eh. Bonus yan kasi mabait ka naman eh. Talaga? Sigurado ba kayo kaya yung pa yung ginagawa nyo? Baka mamatay kayo dito, cargo ko pa kayo, ha? Lakas pa, paklabaw. Kung gusto mo, yung mga labada mo, ako lang gumawa, eh. Sayang mo lang yung pupitain ko. Naku, huwag na ho. Napangako na kay Aling Sebi, ako suraron silang makain, eh. Ito ko sabihin. Kailangan din na huli ng pera. Huwag na kayo magsayang mamayong gabi, ha? Dami kaming kaning lamig dyan, eh. Pati na yung natirang kulang, pwede niyo uwi. Salamat, ha? Ha? Salamat. Mauna na ako, ha? Naninigil pa ako ng mga pautang, eh. Choy! Choy! Bis ka na! Di ka na! Iba jawa mo yung balik sa kabilang kanto? Mr. Jante. Baka magalit siya kapag nakita ka dito, ha? Awayin ako nun. Kalaki ba naman nabibigay ko sa pamilya niya? Pamilya-reklamo pa ba yun? Ako, wala akong bang pamilya. Gusto mo ba ako mag-pamilya? Huwag mo lang pakikialaman yung pambababae ko, ha? Kasi pambalansi ko yun. Sa ginagawa kong pagpatol sa mga binabae. Seryoso ka? Sus, di mo lang maiwan yung bagets mo eh. Magaling naman ako rin, di ba? Hindi mo mas malakas ang dalawa? Talaga nililoko mo ko. Paano? Kaya na. Okay lang ako, pare. Baka trangaso lang to. Pero minun na akong gamot kanina. Hindi ko na kaya. Hey, baka bala magsabi kay boss. Wag. Baka kalpasan ako ng sweldo. Ano mo yung sura mo? Nakapot na mo na. Kinamuhi ka na. Ako nang bahala magsabi kay manager. Para hindi ko kuha. Okay. Salamat. Thank you.
bukas. Ano pinambili mo ng bigas? Hindi ka naman pwede mangutang doon sa bigasan ng barangay. Ginawang ko lang ng paraan dahil wala nang gabi sa mga. Wala bang hinugasin ng bigas na dididin mo? Pwes, gawan mo rin ng paraan yung pambayad mo dahil yung inuutang nyo, ginagawan ko ng paraan. Leche, marunong kayo mangutang, di naman kayo marunong magbayad. Punta lang kayo sa bahay, ha? Sige. Aba, Randy! Randy! Hoy! Bakit dito ka umuwi? Hindi ba dapat doon ka na din siya matutulog ngayong gabi? Wala daw pong pasok. May meeting ang mga teacher namin sa... Ayun na nga eh! Dapat doon siya natulog! Nay, dito ang bahay ko. Huwag niyo naman ako ibugaw na parang aso. Ayoko na, Nay. Pagod na ako. Gis-gis na ako. Maawa ka naman sa anak mo. Anak mo ako. Hindi, sorry. Sorry. Sorry, ah! Tangina mo, magtigil ka! Makisama ka! Esensya na talaga. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko eh. Wala naman ako ibang alam gawin kundi maging nanay mo.
Mag-bingo. Hindi naman sa tinataboy kita kay Densyo. Pero, magkakaroon ka ba ng cellphone na may camera? Hindi dahil sa kanya? Nakakatulong naman siya, di ba? Akala ko nga, masasanay ako. May dadaon sa ligo lahat, pero... Malaki ka na! Basta, huwag kang magreklamo, ha? Kung puro islat noodles ay papakain ko sa'yo. Huwag kang magreklamo kung minsan, wala akong may pabaon sa'yo sa eskwela, ha? Kung wala kang pamasahe. Saan na naman, anak? Sabi mo naman yung tao. Kakaya eh. Ngayon mabait na sa atin yung baklang yun eh. May pera ka ba? Hindi naman pala talaga masama ugali na si Rebecca eh. Tignan mo, dinauwi ang pako ng kaning lamig at saka ulam. Medyo, ibang putahe matitikman natin ngayong gabi. Yeah. Ako oh. Thank you.
plan B. May gusto sana ako sabihin sa'yo eh. Ako din. Ano yun? Pwede sana. Tama na. Tapusin na natin to. Ilang taon na rin tayo. Siguro naman, kahit pa paano, nakabayad na rin kami sa mga naitulong mo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Pwede bang sa bahay ka na matulog ngayong gabi? Pumunta tayo din kina Aling Doreen. Pag ng bayan na. Aray po! Ina naman, no? Sinabi ko ng bag mong dinali! Magsabon ka mabuti, ha?
Kailangan maaga tayo ngayon, ha? Doon tayo sa may dulo po pwesto. Dahil may taping daw doon ng GMA Kapuso. Malay nyo, makuna ng camera yung ginagawa natin, di ba? At siguraduhin nyo na walang dodoble. Dahil alam nyo naman yung iba, gagawin ng lahat para makakuha ng marami. At ayokong mababalitaan, ha, na nagbibigay kayo ng extra sa mga kamag-anak nyo sa pupuntahan yung barangay. Oh, marami pa ba tayong plastic na may pangalan ko?